napakarami niya mga karepo. Ayan o, eto mga karepo, ano pa siya, sariwa-sariwa pa siya kung mapapansin nyo, no? Napakakinis pa niya. What's up mga karepo, welcome kayo sa panibagong episode ng Repo Update. So kung ikaw ay mahilig sa motor at naghahanap ka ng mura, second hand at installment na motor, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell, sa ganun ay ma-notify pa kita sa mga susunod ko pang ilalabas na Repo Update. Sa mga hindi pa nakapanood ang last episode ko, ito yung thumbnail niya. Ilalagay ko na lang sa description yung link ng video para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. At kung magustuhan nyo man tong video na to mga karepo, pindutin nyo lang yung like and share button dyan sa baba ng video. At malayang malaya kayo mag-comment dyan sa comment section kung ano ba magiging opinion nyo sa mga motorsiklo na makikita nyo ngayon sa video ko. Alright mga karepo, kung sakaling may magustuhan man kayo dito na motorsiklo at balak nyo mag-apply ng installment, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung requirements sila. Screenshot nyo na lang. At sa mga nagtatanong naman dyan at magtatanong naman dyan kung saan ang location. Alright, so nandito ako ngayon sa Quezon City or Motor Trade Quezon City. Ang address nila dito is 579 Corner Pituasyon at sa Cubao, Quezon City. Alright, so yung number nila, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Ilalagay ko na rin sa description at sa comment section para kung sakaling malayo kayo dito sa area at meron kayong mga karagdagan na katanungan, pwede nyo silang tawagan. At kung malapit kayo dito sa area na to, pwede kayong bumisita rito para makita nyo ng actual yung mga motorsiklo na ipapakita ko ngayon sa video na to. Alright mga karepo, so hindi ko na patatagalin to, mag-start na ako. Alright mga karepo, no? So yan, mag-start na ako. So ito yung mga reposes nila dito sa Motor Trade at sa Pituasyon, Quezon City. Ayan, napakarami niya mga karepo. Problema lang yung iba dito is wala pang price. So che-check ko dito muna yung mga may presyo, tapos papakita ko na rin sa inyo yung mga walang presyo. Alright, so sa mga magtatanong dyan ng price, pwede kayo tumawag dyan sa number na nasa description at sa comment section. At kung malapit kayo, pwede naman kayo bumisita mismo dito sa branch nila dito sa Pituasyon Motor Trade. Dito sa mga naghahanap dyan ng Honda Beat, eto meron sila dito. Eto sample price ng Honda Beat nila. Eto nagkakalaga to ng 42,312. So as usual mga karepo, mga repo nila dito sa Motor Trade is zero down payment. Tapos meron pa silang rebate na 500 kapag updated kayo magbabayad monthly. Alright, so yan, mas maganda kayo magbayad para makakalis kayo ng 500. Alright, so ito sa monthly na ito, for 36 months nasa 2,522. Yan, so yan, sa mga naghahanap nyo ng Honda Beat, ito meron sila dito. Yan, sa kondisyon na ito, wala nga lang syang cover sa makina. Pero the rest okay pa naman. Sa mileage nya, di natin makita kasi alam nyo naman naka-digital panel yung Honda Beat, no? So dito sa tabi nya, Honda Beat din. So ito nakakahalaga ng 52,710. Medyo mas mataas ng konti kumpara mo sa isa. Pero sa monthly na ito is nasa 2,518. Alright, so sa condition na ito isang to, ito okay pa naman mga karepo. Mapapansin nyo. Yan, sa headlight nya, signal nya okay pa. Gulong nya nga lang, meron lang ano. Ano, nagmamaxipil na pala. Okay, so sabi niya, eto, meron ditong Honda Beat ulit. Etong neon green, tsaka matte black. So, eto walang price pareho. Pero yan, no, sa mga naghahanap dyan ng Honda Beat, eto, meron sila dito. Dito naman mga karepo, para sa mga naghahanap dyan ng Honda Click version 2 na 125. Alright, so check natin kung meron din silang 150. Okay, so ito yung mga Honda Click nila. Wala pang price na nakalagay, no? So check natin kung magkano yung presyuhan ng Honda Click nila dito na repo. Alright, so halos lahat to puro ano, puro 125 mga karepo. So ito, meron dito nakalagay. Ito, 64,940. Tapos ang monthly niya is nasa 3,603. Alright, so sa mga pinakamababa rito, eto 53,000 pinakamababa, 53,988. Tapos sa monthly niya for 6 months 3,080. Yan, dyan lang naglalaro yung price ng Honda Click nila, sa 60, sa 53. Tapos tong isa is nasa 50,000. Okay, so eto medyo mababa monthly na ito, nasa 2,841.
Alright, so yes, para sa mga naghahanap dyan ng ano, Honda Click 125 na version 2, eto, may mga pagpipilian kayo dito mga karepo. Para naman sa mga naghahanap dyan ng Yamaha MIUI 125, eto, meron sila dito. Eto, meron silang magenta, meron silang matte orange, meron silang cyan, white na combination din siya ng cyan, no? Tapos may glossy black. Alright, so sample price ng MIUI 125 nila, ito, sa halagang 47,000, tapos sa monthly ngayon sa 2,270. Alright, so ito isa, 49,688. Okay, so sa monthly ngayon sa 2,374. Okay, sa ano na ito, sa mileage nito, isang toys nasa 38,000. Yung isa nasa 16,000. So the rest, ito, check natin tong isa. Ito may price din. Ito 49,240, tapos sa monthly niya is nasa 2,853. Tapos sa ano niya, sa mileage niya is nasa 21,000. Okay, itong isang to, walang price, pati itong cyan, wala rin price, pero sa mileage nito is nasa 44,000 tong magenta. Sayan naman is nasa 21,000. Yan. Sa mga naghahanap dyan ng MIUI 125, ito, marami kayong pagpipilian dito. Hindi ko na siya mga karepo inisa-isa, no? Para hindi tayo matagal. Yan. Para sa mga naghahanap dyan, ito, MIUI 125. Dito mga karepo, may nakita ako dito ng Yamaha MIU Gear. Ang kulay nito is matte gray, no? Wala siyang naka-indicate na price, pero check natin condition nito para sa mga naghahanap ng MIUI 125 diyan. Ay, MIU Gear, no. Alright, so sa condition niya para sa akin mga karepo, no. Okay pa siya. Mukhang sariwa pa naman, wala pa siyang basag or malaking gasgas. Okay, meron na siyang auxiliary light na nakalagay dito. So, 'yan, pre na 'yan. Sa likod, sa rear, okay pa naman. So the rest, okay pa naman mga karepo kung mapapansin nyo. All stock pa. Dito sa seats niya, may konting maliit na butas lang. Pero okay pa naman siya mga karepo. No? So sa mileage niya ito is 21,000. Yan. Sa mga naghahanap dyan ng ano, MIU Gear, ito. Meron sila dito. Ito naman mga karepo, para sa mga naghahanap dyan ng Yamaha MIU Sporty. Yan. Sample price ng MIU Sporty nila, ito. Nasa 46,768. Tapos sa monthly niya is nasa 2,235. Alright, so sa mileage na ito mga karepo, ito, nasa 11,000 lang. Yan. Okay, so sa condition niya, mapapansin nyo, sa fairings niya okay pa naman, wala siyang grab bar sa likod. Tapos dito sa seats niya, aftermarket na yung cover niya, pero pamalit na siya para sa akin. Kasi kung mapapansin nyo, dami siyang butas na. So madali naman palitan niya kung sakaling ito yung matipuan nyo. The rest, dito sa headlight niya, okay pa naman. Ay, meron siyang lamat, pero magdedepende na sa inyo, pati dito sa signal niya. Okay? So, dito meron pa ako nakitang MIU Sporty. Ito naman yung ano, special edition na silver. Ito, nagkakahalaga ng ano mga karepo. 46,000, sarado. Tapos sa monthly niya is nasa 2,060. Mileage nito is nasa 35,000. Okay, so the rest, sa condition na ito, okay pa naman. Aftermarket na yung cover ng seats niya, pero okay pa, wala pa siyang butas. Pwede pa siya, pwede sa maselan. Yan, okay na okay pa, pati fairing siya. Sa headlight niya, okay pa naman, pwede pa yan. Sa signal niya, okay pa, wala pa naman siyang basag. Yan, sa gulong niya, makapal pa. Sigapal pa ng mukha ni Marites. Yan, sa mga naghahanap din ng ano, MIU Sporty, meron sila dito. Dito banda mga karepo, no, ipapakita ko na rin sa inyo. Ito meron dito mga scooter o motorsiklo na old unit katulad na itong Honda na to. Nakakombi brake siya pero ito old unit na to mga karepo. Ito rin, hindi ko alam kung anong ano to, anong model ng motor to. Pero ito meron silang CT150. Tsaka itong ano, Roser. Meron din sila dito. Okay, so meron din sila dito ng TMX. Tapos RS. Tapos ito, hindi ko alam to, Kimco ata itong ganito. So Honda Wave, tapos ito, Beat. Itong unang labas na Honda Beat. Yan. So yan, sa mga naghahanap dyan ng ano, old model na motorsiklo, ito, baka na, andito hinahanap nyo, pwede nyo tawaran to. Or pwede nyo i-check kung sakaling ano, wala pa siyang issue, pwede naman. Dito banda mga karepo, no? may nakita pa ako ditong Honda Click, no? Ito, mukhang sariwa-sariwa pa, oh. Makinis pa. Yan, oh. Goods pa to. Ano, makapal pa yung gulong niya kasi kapal pa ng mukha ni Rogelio. Ang lalaking chismoso. Okay, so ito sa mga naghahanap dyan ng Honda Click, ito marirecommend ko sa inyo. Okay, wala siyang price na nakalagay, pero yan, pwede niya naman tanongin dito. Tapos tabi niya, ito, maganda rin yung condition, no?
Makinis pa. Aftermarket nga lang yung cover na seats niya sa... nabubulol ako. Aftermarket nga lang yung cover na seats niya. Pero okay pa naman sa Macellan. Pero yan, pwede nyo naman palitan. Mura-mura lang naman yung mga ganyan eh. Okay, so itong isa na to, meron tong price. So, nagkakalaga siya ng 68,893. Tapos sa monthly na ito, for 36 months, 3,792. Yan, kulay matte white. Combination ng glossy black, tsaka matte black. Sa mga nag-aaral ako na-click ito. Meron ako nakita dito, medyo sariwa pa. Mga karepo, sa mga naghahanap dyan ng Suzuki Raider, ito meron sila dito. Wala nga lang price na nakalagay, pero check natin condition na ito, no? Ayan, sa condition niya, sa fairing siya, okay pa naman. Sa seats aftermarket na yung cover, pero may konting butas dito sa likod. Depende na sa inyo yan. Sa mileage siya, di natin makita kasi digital panel. Alright, so sa headlight, okay pa naman, medyo malabo lang. Pero ayan, yung isa, ganun din. Raider din. So kulay black. Pamalit niya yung seats. Tapos pagdating sa headlight niya, may sticker lang dito. Okay, so the rest okay pa naman. Sa gulong niya makapal pa. Pero itong isa nagmamaxipil na. Okay, so naghahanap din ng Raider Suzuki 150. Ito meron sila dito. Dito mga karepo sa bandang dulo, no? Ito alam ko yung mga nandito is merong mga issue to. Pero di ko alam ang issue ng bawat isa na motorcycle rito. So yan, di ko na masyadong pakita sa inyo to. Okay, so may mga diferensya siguro to. Or aayusin pa nila. Para sa mga naghahanap dyan na pwede pang tricycle, pwede pang negosyo, pwede pang service, ito pwede to. Meron sila dito mga TMX mga karepo, no? Yan, wala siyang mga price na nakalagay mula dito hanggang dun, pero papakita ko na lang sa inyo. Ito meron sila dito ang kulay black na 125 na TMX. Ay, kulay red pala. Yan, ako colorblind naman ako. Yan, so sa mileage neto is nasa 23,000. Tapos tong isa, okay pa na may condition na ito mga karepo kung makikita nyo. Meron niya, ano nga lang to, nagmamaxipil na yung gulong. Okay, so dito sa isa kulay black. Sa mileage na ito is nasa, ito mga karepo, nasa 2,000 lang. Okay, sariwa pa. Yan o, bagong-bago pa to. Okay, so yun sa naghahanap dyan ng TMX. 125, ito meron sila dito. Tapos sa tabi niya, ito meron tatlong ano, Kawasaki Barako 175. Ayan, tatlo. Wala rin presyo. Pero sa mileage niya, is nasa, etong isa is nasa 3,000. Sa condition niya, sa appearance, all goods to, mga karepo, mukhang bago pa. Tapos itong isa is nasa 31,000. Pero yan, kung makikita niyo sa itsura, medyo gamit na rin, pero magdidepende sa inyo yan. Okay, so itong isa, ganun din. So sa mileage na ito, ito medyo mababa ng konti, is nasa 10,000. Alright, so sa gulong niya nagmamaxipil na. Alright, so sa mga naghahanap dyan ng ano, Kawasaki Barako 175, ito meron sila dito. Tapos dito mga karepo, sa mga naghahanap dyan ng City 125, ito meron sila dito, Bajaj City 125. Wala rin siyang price, pero sa mileage na ito is nasa 9,000. Sa condition niya, okay na okay pa mga karepo. Wala kayong dapat palit, wala na kayong dapat palitan dito, paliliguan nyo na lang. All goods pa siya. Dito sa gulong niya makapal pa, oh, kasing kapal pa ng mukha ng chismosa ang kapitbahay nyo. Okay. So yun, sa mga naghahanap dyan na pwede pang tricycle, pwede pang service, ito meron sila dito. Pwede nyo pang negosyo. And last mga karepo, ito dito meron sila dito ang Suzuki na Gixxer. Ayan, ang kulay nito is candy blue. Ayan, oh. Ito mga karepo, ano pa siya, sariwa-sariwa pa siya kung mapapansin nyo, no? Napakinis pa niya. Ayan, all stock pa. Okay, kung mapapansin nyo sa gulong niya, makapal pa. Ayan, oh, pati dito sa harapan. Ayan, makapal pa. Kasi kapal pa ng mukha ni Marites. Okay, so yan, sa headlight niya, sa signal niya, okay na okay pa siya. Tapos sa pairing siya mga karepo, yan, mapapansin nyo, napakasariwa pa, wala pa siyang basag. Ayan, okay na okay pa. Di katulad sa mga iba kung nakikita na Gixxer, medyo may kulang na sa parts na. Pero ito, buong-buo pa talaga. Yan, sa headlight niya,